Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Czech Republic ang kagandahan ng Pilipinas at ang Filipino hospitality kasabay ng pag-imbita sa mga ito na bumisita at mamasyal sa Pilipinas. Sa bilateral meeting kasama si Czech Republic Prime Minister Petr Fiala, sinabi ng Pangulo na napapanahon para pag-usapan ng dalawang bansa ang people-to-people exchanges. Aniya, malaking tulong sa muling pagbuhay ng ekonomiya ng Pilipinas ang sektor ng turismo. Dagdag pa niya, sikat na tourist destination na rin para sa maraming Pilipino ang kanilang bansa. Ani Marcos, isinasaayos na rin ang iba't ibang regional airport sa Pilipinas para maging international airport habang pinagbubuti rin ang connectivity para mas madaling mapuntahan ang napakaraming tourist destination sa bansa. Kaugnay nito, binigyang diin din ng Pangulo ang pagpasok ng mas maraming manggagawang Pilipino sa Czech Republic na malaking tulong din sa bansa. Hinikayat rin ni Marcos ang mga kumpanyang Czech na mamuhunan sa sektor ng infrastruktura, lalo na sa mga gateway para matulungan ang Pilipinas na makipagsabayan sa maraming bansa. Plano ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng kontrobersyal na resort na naitayo sa loob ng protected area ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez, may mga hawak na silang mga pangalan na posibleng imbestigahan kaugnay ng issue. Ani Martinez, bago pa man maideklarang protected area ang Chocolate Hills noong 1997, may mga maliliit na bahay na umano sa paligid nito. Napag-alaman din anyang napatayuan na ng bahay ang isang bahagi ng Chocolate Hills. Sa bisa ng Proclamation 1037 ni dating Pangulong Fidel Ramos, itinalaga bilang National Geological Monument at Protected Landscape ang Chocolate Hills. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, batay sa naturang batas ay magkakaroon ng paghihigpit sa pagdevelop ng lupa ng nasa loob ng protected area. Samantala, pag-aaralan ng Department of the Interior and Local Government kung may pananagutan ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng operasyon ng Captain's Peak Garden and Resort sa bayan ng Sagbayan. Sa isang online press briefing, sinabi ni Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga na nabigyan ng permit to operate ang Captain's Peak Garden Resort kahit pa wala pa itong Environmental Compliance Certificate. Setyembre noong nakarang taon, nang magpalabas ng temporary closure order ang DNR laban sa resort. Inisyuhan din ito ng notice of violation nito lamang Enero dahil sa pag-operate ng walang ECC. Nakapagpatayo na ang National Irrigation Administration ng 82 solar power-driven pump irrigation project noong 2023. Ayon sa NIA, itinayo ang mga proyektong ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka sa gitna ng humiiral na El Nino. Nagkakahalaga ang mga proyektong nakumpleto ng 667 million pesos. Mahigit 800 hektarya ng lupang sakahan sa bansa, habang mahigit 1,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang mula sa proyekto. Susuportahan ng mga proyekto ang mga sakahang posibleng maapektuhan ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa mga dam at reservoir. Una na rin binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kasama ang solar-powered irrigation sa mitigating measures ng gobyerno laban sa epekto ng El Nino. Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon para sa maayos at malinis na supply ng tubig sa bansa. Sa paglulunsad ng Gift of Three mobile application sa Camp O'Donnell Capastarlac nitong Miyerkules, sinabi ni Chodoro na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na sistema ng water impounding upang maibsan ang masamang epekto ng El Nino. Anya, kailangan ng bansa ng mas maraming dams at water impounding systems upang protektahan ang kalikasan. Makatutulong din anya ito para sa disaster risk reduction at sa pagpapaunlad sa kalidad ng buhay, kalusugan at kaligtasan ng nakararami. Ang water impounding system ay isang imbaka ng tubig para maipon ang tubig-ulan na pwedeng magamit sa panahon ng tagtuyot. Ang inilunsad na Water is Life mobile app ay bahagi ng Agri-Reforestation Project sa pagitan ng Philippine Army Armor Division at ng Tarlac Heritage Foundation. Sa pamamagitan nito, mas madali nang ma-access ng mga volunteers ang mga tree planting activities na pwede nilang salihan. Pansamantalang ititigil ang operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 ngayong Semana Santa.
Ayon sa Department of Transportation, hihinto ang mga biyahe ng MRT3 mula March 28, Huwebes Santo hanggang March 31, Linggo ng Pagkabuhay para sa pagsasagawa ng maintenance activities. Itinakda ang huling biyahe ng tren sa March 27, Miyerkules Santo sa ganap na alas 9:30 ng gabi mula North Avenue Station at sa ganap na alas 10 ng gabi mula sa Taft Avenue Station. Babalik sa normal na operasyon ang MRT3 sa Abril 1 sa ganap na alas 4:30 ng umaga mula sa North Avenue Station at alas 5 ng umaga sa Taft Avenue Station. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.